First of all, I would like to my apologies for coming over not in a business suit because I just arrived from the Senate hearing. We just concluded our 2 days of grilling from the Senate, particularly Senator Laila De Lima. Anyway, natapos din. At I hope maraming magagandang kalabasan yung Senate hearing ngayon. May let me greet first. Sir Ernest Yutek, the District Governor. Yuyek. Yeah. District Governor. Sir. Ah, sa taas pala. Kalimutan ko, may balcony pala sa taas. Mahal magbayad ka, sir? Mahal? Ito, aking idol, si Robert Ovid Pagdanganan. Immediate past district governor. Sir, the past district governors, Ernie Choa, Karen Tamayo, Edmond Aguilar, Maing Mercado, Juicy Ang, Rosie Go. Tama, gaganda niyo dyan sa taas. Gaganda po ninyo. Sally Ventura, Emmanuel Goseco, the District Governor-elect. Rudy Bedjones, District Governor-nominee. Elvira Gan Fernandez, All-Star President. Kailan kaya ako magiging All-Star team member? Ruben Madlan Sakay, Charter President. Sa ating lahat, magandang gabi po. As I've said, I haven't prepared the speech dahil hindi pa ako nakauwi sa aking opisina. But anyway, I'll try my best to share whatever I want to share with you tonight. Walang iba po. Kung itong walang iba kundi itong ating hinaharap po ngayon na napakalaking challenge, hindi lang po sa ating kapulisan, hindi lang sa ating gobyerno, kundi challenge po ito para sa ating lahat na Pilipino. Yung ating po problema sa droga, kriminalidad at corruption. Yung problema po natin sa droga talaga ay ngayon po lang nalaman at tumitindig yung aking balahibo. Pag ito'y aking ini-imagine. Ang estimate po ng Dangerous Drugs Board, sa buong Pilipinas, meron tayong around, ito i-estimate through survey. 2012, meron tayong around 1.8 million Filipinos who are drug addicts. Now, nag-increase yan. Ngayon, the estimated increase goes up to 3.7 million Filipinos who are into drugs. Hindi lang po yan. Mas matindi pa po ang problema. Na-penetrate na po ng drug syndicates yung halos lahat ng sektor ng society, particularly yung government. Sa gobyerno po, if you don't know, halos lahat ng sangay ng gobyerno napasokan na nila. Kaya, magtataka po kayo kung gano'n na lang kataas yung level ng frustration ng taong bayan. Bakit tayo nagkakaganito? Ito pong ating mga drug lord ngayon,
kaya nilang bayaran lahat. Kaya nilang bayaran yung pulis. May pulis po tayo. Marami tayong pulis na pasok sa sindikato. Yung ating mga piskal. Nagtataka ka, bakit dismiss na dismiss yung piskal sa kaso ng mga drug cases? At meron po kami ngayon inimbestigahan with the help of AMLAC. May piskal kami ngayon tinututukan na every year mayroon po mapasok sa kanyang bank account na more or less 600 million. Piskal niya na. Saan kukuha ang piskal na ganun kasing pera? Meron tayong mga judge na dismiss ng kaso. Kasi kaya lang mabayaran. At kung hindi kanila mababayaran, ititreaten kanila. Marami ng judge na pinatay itong mga sindikato. At ngayon lang, nakatanggap ako ng sumbong galing sa isang judge ng Supreme Court tinitreaten ng isang drug lord dahil ayaw talaga i-dismiss yung kaso. You can just imagine kung sino itong drug lord na nagtitreaten sa isang membro ng Supreme Court, ito yung isang drug lord na nakakulong ngayon sa Bilibid. Hindi ko ma-imagine bakit ganito nang nangyari sa Pilipinas. We are very close to becoming a narco state. For all we know, marami pong mayor ngayon na nakaupo, na nananalo, mayor, governor, congressman, nananalo po sila using the proceeds of their illicit drug trade. Sila po ay naging mayor, naging governor, dahil sa pera ng droga. Sila lang naghahari sa atin ngayon sa Pilipinas. Excuse me, wala na pong pahinga. 2 to 4 hours lang po yung tulog ko ngayon dahil nga sa trabaho natin. Meron tayong mga yung mga drug lord po natin ngayon nandiyan sa loob ng Bilibid. Hindi natin sorry. If they are, if we are becoming a narco state, then these people are very capable of using narco terrorism to roll it over. Tayo'y tinatakot na nila. You can just imagine, sino bang tao na pwedeng magmamayabang na isang presidente, isang chief MP, papatungan nila ng 1 billion pesos kung sino makakapatay sa amin ni presidente. Either sa amin ni presidente, 1 billion pesos. Ganun na ba kamahal yung aking ulo? Kalbo na ito eh. Bakit papatungan nila ng 1 billion? Ganun po sila, kalaki yung pera nila. Ganun po kadami ang pera ng mga drug lords na ito. So sana po, itong ating, yung aming kampanya ngayon, na wakasan. Kung hindi man makaya, pero ang objective ko talaga, wakasan. Diyos, sabi ni presidente, pareho kami dalawa ni presidente, pareho kami zero tolerance pagdating sa drugs. Ayaw na ayaw po namin yung drugs talaga. Ang aming objective po, after 6 months, kung hindi magiging zero, magiging drug-free ang Pilipinas, sana po ay talaga nakikripple natin yung operation ng drug syndicates dito sa ating bansa. At ito po ay hindi po makakaya namin, kami PNP lang. Hindi po ito makakaya ng gobyerno lang. You cannot say that this can be countered by whole of government approach. No. Ang nangyayari ngayon, ito ay naging whole of nation approach na po. Hindi lang yung gobyerno, kundi yung taong bayan, lahat ng sektor ng komunidad ay nagtulong-tulong. Kaya po natin nalaman ngayon bakit ganun na lang ang problema. Dahil lahat ng taong bayan ay natutuwa sa nangyayari.
sila po'y nagkakaroon ng confidence. Sila po'y nakakita ng pag-asa na wakasan itong problema ng druga. Kaya naglabasan lahat ng impormasyon na unearth natin itong mga matagal na nakatago na mga problema. Yung mga sindikato, kung sino palang membro na ito, nalalaman natin. So sana po, ako, yung objective ko po nito is 6 months. Pag 6 months, I will report to the president. If I fail in my quest for a drug-free Philippines, then I will report to the president that, sir, you can now replace me. Handa ko pong magsurrender ako kay presidente, sir. Hindi pa akong kagaya ng ibang mga opisyal na kapito ko sa posisyon. Hindi pa akong kagaya ng ibang tao na maninira ng kapwa para lang mananatili sa kanyang posisyon. Ako po'y honest na harap sa kanya. Hindi ko kaya. Wala na akong mukha ikaharap sa iyo. Palitan niyo po ako. Mag-surrender po ako. But right now, sa nakikita kong mga developments, because I'm going around the Philippines, naramdaman ko po yung pulso ng taong bayan. Talagang gustong-gusto nila yung nangyayari. I am very positive na talagang magbabago yung Pilipinas. Magbabago talaga ang Pilipinas na nakikita ko. Merong lalapit sa akin, bigla na lang hahawak sa aking kamay at nanginginig. Maramdaman ko yung vibration ng kanyang katawan at tumuturo ang luha. At magsabi na, sir, marami pong salamat sa ginagawa ninyo. Para sa mga anak ko na lang po ito. At kusa na lang aalis. No further statements. So, nakikita ko po na talagang yung taong bayan ay natutuwa. Sana po ito'y tuloy-tuloy na. The momentum is on our side. Kahit po napakalaki yung resources nila. They can spend billions. Ito mga drug lords. They can spend billions of money. But kukunti lang po ito sila. Tayo po ang nakakarami, tayo ang majority na gustong mapuksa itong kalukuhan na ginagawa ng minority na ito. So sana tuloy-tuloy na ito. At huwag po ninyo kami pababayaan. Yan na po ang appeal ko sa inyo. Sana po huwag niyo kami pababayaan ang inyong kapulisan. Ipagdasal niyo po kami na sana po kami magtagumpay sa aming hangarin at sana po hindi kami magkakamali sa aming mga ginagawa. Sana po gabayan kami ni Lord sa lahat ng aming ginagawa na hindi kami magkakamali. Yun lang po. Maraming salamat. I'm deeply honored to be your guest speaker tonight. Sige lang po, next time magpe-prepare na po ako ng magandang speech para I doubt if my message is commensurate to the suit that you are wearing and to the gowns that you are sporting. Your message is more than salamat po at magandang gabi sa ating lahat.